Plaza, Filipino missionary based in Hong Kong and works also as co-associate pastor of Hillel Fellowship, UPCHK. The content of my channel is mainly the preaching and teaching of the Word of God, and some reviews and reaction of videos from other great preachers of the Apostolic Circle. Some of my contents here in this channel are views and videos of the Holy Land and Hong Kong and its outlying islands. Welcome to my channel. Enjoy and subscribe. God bless you. Hello, hello. Magandang gabi po sa ating lahat, lalo po sa ating mga kapatiran na nandiyan. Good evening, good evening. Welcome po sa ating Monday Bible lesson, mga kapatid. At great sister Teresita Antita, Sir Lian, good evening po sa inyong lahat at sa lahat ng nakikinig sa akin ngayong gabi. Greetings po in the name of our Lord Jesus Christ. Maraming salamat. At ngayong gabi, mga kapatid, eh, meron po tayong napakagandang lesson na ating tatalakayin. At sana po, mga kapatid, ito po ay makapagbigay ng magandang aral po sa bawat isa sa atin. Kasama din natin si Lilibit Mendoza. Blessed evening po, Pastor Nilo, and all us here. It's God. So, kung kayo po, mga kapatid, ay makadaan sa ating video, you can go straight to our lesson proper. Praise God. Because we are still going to recognize our viewers tonight. Tama natin ngayong gabi si Lee Paman. Good evening, Pastor. Good evening, Pastor JR. Sterlina dyan sa Yatumi, Japan, mga kapatid. Magandang gabi sa inyong lahat. Kasama na atin si Lilbit Bidana, Pastor Nilo, at po sa lahat. Magandang gabi, mga kapatid, sa inyong lahat. At meron po tayong lesson ngayong gabi. Times like this, kamusapan po natin, mga kapatid, ang patungkol po sa temptations. Praise the Lord. Kasama din natin, mga kapatid, i-greet po natin ang ating mga kapatiran dyan sa Pilipinas, yung mga kapatiran dyan sa Visayas, sa Mindanao, lahat ng ating mga kapatiran din sa NCR, keep safe po, at ang ating mga kapatiran po dito sa New Life Fellowship dito sa Hong Kong. Alam ko, mga kapatid, na busy pa po kayo sa inyong mga trabaho, at yung mga kapatiran dyan sa Macau. So at this time, sabay-sabay nating i-share, mga kapatid, ang ating link ngayong gabi sa ating mga platforms. Praise God. At i-share po rin ito sa akin, mga kapatid. Lord, praise the Lord. Yun, i-share ko na. Kasama din natin ngayong gabi si Idna Monti-Alegre. God bless. Good evening, Sister Idna. Praise God. At kitreat po natin ang lahat ng mga taga Wednesday group, taga Thursday group, at taga Friday group, Saturday group. Good evening. At lahat ng ating mga kapatiran dyan sa Putang Campus,
Discovery Bay Campus. Praise God. At sa Yudlong. Kasama din natin ngayong gabi si Sister Catalina Dermas. Good evening. Good evening. Maraming salamat, Sister, na tama ka namin ngayong gabi sa ating live streaming. Kasama din natin, mga kapatid, walang iba, Sister Pinky Pink, Sir Brother Rimar Camos. Good evening, Brother Camos. Praise God. Sister Yolanda Mamalangka. Good evening. Sister Yuli dyan sa Discovery Bay Campus. Praise the Lord. Meron pa po tayong isang minuto, mga kapatid, na natira para atin pong i-greet ang ating mga kapwa mananampalataya, mga kaibigan, Maricel Reginaldo. Good evening, Sister. Good evening. Praise the Lord. At sa tanang mga igsuon akong mga Cebuano, mga Bisaya, na yung gabi ikaninyong tanan, akong ipaabot ang akong mga pangumusta diha kaninyo sa ngalan sa atong Ginoong maana ka mo sa mayong panglawas. Sa lahat ng ating mga kapatirang Tagalog, magandang gabi po sa inyong lahat. Naway ang bawat isa sa atin ay nasa magandang kalusugan at safety po, mga kapatid. Kasama natin ngayong gabi si Francisca Palitok. Good evening. Good evening, Sister Francisca. Welcome, Sister Cora Briones. Praise God. Maraming salamat na kayo po ay naka-tune in kaagad sa ating live, mga kapatid, ngayong gabi. Praise the Lord. At Sister Dal, good evening. Sister Timaranan, dyan sa Lebanon. Praise God. Good evening, good evening. Sister Loida, Sister Connie, Sister Concepcion, Sister Banji, Sister Marie Python, Sister Jima Garcia. Praise God. Good evening sa inyong lahat. Sister Fanny, Sister Ruby, Sister Cynthia Haula, Joy Manio, Bill Enriquez, Sister Telly Ruda, Sister Lori Pantina, Sister Daisy Villanueva. Good evening. Praise God. Si Papa Iko, Ria Gamilo. Good evening sa inyong lahat. Praise the Lord. At Brother Jewel. Good evening, good evening. Brother Radmar Castillo, Sister Eileen, Sister Elsie, Brother Glenn. Praise God. Good evening. Master Malu Ragasa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Praise the Lord. Praise the Lord. So, sa walang pagtatagal, mga kapatid, ay atin pong umpisahan ito, praise God, sa prayer. Thank the Lord. At tayo po ay manalangin. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Lord, sa privilege and opportunity na ngayong gabi, Panginoon, kami po ay makapag-start ng aming gawain sa live streaming. Ako po'y nanalangin, O Diyos, na pagpalain mo ang bawat listener, ang bawat isa ay makakuha po, Panginoon, ng spiritual na aral. In Jesus' mighty name I pray, Amen and Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, kasama din natin si Sister Judy. Praise God. Mga kapatid na Sister Catalina Bermas, Pastor, my mother passed away last Thursday at hindi talaga ako makauwi. Include sa prayer yung mga family dahil sa flu. And thank you to all of you. Huwag nating kalimutan na isama, mga kapatid, itong prayer request ni Sister Catalina Bermas. Bumanaw ang kanyang nanay, mga kapatid, noong Thursday at hindi siya makauwi, mga kapatid. Okay? At ipag-pray po natin ang kanyang pamilya dahil meron po silang flu. Praise God. Thank you, Sister Cora, for sharing. Sister Judith Ahmad, welcome. Sister Tisi Tayaban, welcome. Praise God. Good evening. Sister Cynthia Mendoza, good evening po, Pastor. Pastor Nilo, Sister Ping, at sa lahat ng blessed evening. Yes. Maraming salamat, mga kapatid. Praise God. So, kunin ko muna, mga kapatid, yung mga books. Praise God, baka ito ay inyong
kagustuhan, mga kapatid ko. Praise the Lord. Kasama din natin si Maria Teresa Prieto dyan sa Macau. Mga kapatid, kung kayo po ay gusto nitong book na ito, maganda po ito mga kapatid. Sinulat po ito ni Reverend Ken Ragio. Ang prophecies po ito, Daniel Prophecies. Praise God. Meron din pong book mga kapatid na ang title is Bait of Satan. Maganda po itong book na ito mga kapatid. At meron pong Bible Companion. Ito po na makapal ito mga kapatid, volume 2 ito. Mayroong volume 1 din. Mag-PM na lang kayo sa akin mga kapatid kung gusto niyo itong mga books na ito. At itong Greatest Doctrine. Ito, greatest Doctrine. Doctrinal. Praise God. So, oneness po mga kapatid talaga ang writer niyan mga kapatid. So, diretso tayo mga kapatid sa ating lesson ngayong gabi. Praise God. I-PM ko na lang Sister Tayaban. Mag-PM na lang kayo sa akin kung gusto nyo at magtanong kayo mga kapatid sa online na price nito. Good evening Sister T. Harris. So, umpisahan natin mga kapatid ang ating lesson para makarami po tayo. Ang ating text mga kapatid ay makikita po natin sa James chapter 1 verse 12. Praise God, kasama natin si Minda Giab Manawis. Good evening, good evening. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. Mapalad ang tao mga kapatid na, praise God, na mag-endure sa temptation. Pagkatapos niyang masubukan, he shall receive the crown of life which the Lord hath promised to them that love him. Ang pangalawang versikulo mga kapatid na ating tatalakayin ngayong gabi, there hath no temptation according to 1 Corinthians 10:13 taken you but such as is common to man, but God is faithful. Okay, God is faithful. Who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Praise God. Good evening, Brother Joel and Sister Lydia. Thank God for the miracle on the making. So in times like this, mga kapatid, atin pong pag-usapan ang subject na ito patungkol po sa temptations. Praise the Lord. Now, temptation is one of the most familiar experiences of a true child of God. Although some seem to be tempted more than the others, no one can escape from temptation. Our old grandparents, Adam and Eve, they were being tempted. The patriarchs, Abraham, Joseph, Moses, even our Christ. Our Lord Jesus Christ was also tempted. So no wonder why the Lord taught us to include this petition in our daily prayers and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the glory and the power forever and ever. Amen. So hindi po nakapagtataka kung bakit isinama ito ng ating Panginoong Hesus sa Lord's Prayer na itinuturo niya sa kanyang mga disipulo, praise God, na lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the glory. Ang ibig sa ang larawan po niyan, Pastor JR, ano? Ang larawan po niyan, welcome Sister Carol Patino, Madel Shapno, praise God, Jima Aguinaldo, Elsa Kabilugan, praise God. Welcome, welcome. Ang larawan po sa statement na sinama ng ating Panginoon sa prayer na deliver us, lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the glory. In other words, ang larawan talaga mga kapatid na dapat po nating
ipasok sa ating isipan na ang may control sa lahat ay ang Diyos. Bawat hakbang mo, napakaliit lang na hakbang mo, alam niya, motibo mo, aksyon mo, mga kapaguran mo, mga struggles mo, alam na ng Diyos lahat. Bakit? For thine is the kingdom and the glory. So ang kahariang ito, praise God, sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, praise God, ay under po sa control ng ating Panginoon. Wala pong nangyayari, mga kapatid, sa spiritual world, praise God, makita o hindi makita, na hindi alam ng Panginoon. May trono o walang trono, alam ng Panginoon. So lahat ng kilos ng mga masamang espiritu, lahat ng atake, Pastor Jan, spiritual attack, disease and sickness, walang natatago sa mata ng Diyos. Kaya ini-insert ng Panginoon ang subject ng temptation dahil lahat talaga ng totoong mga anak ng Diyos ay makaranas nito. The true child of God will experience this familiar word temptation. That is why he incorporate that pattern in the Lord's Prayer, lead us not into temptation, but deliver us from evil. Sa tradisyon na prayer, nag-minimize ng prayer, may amen na kaagad doon. Pero sa biblical context, mga kapatid, sa sinulat talaga, mga kapatid, ng book, Praise God, ay hindi po amen ang kasunod doon. Lead us not into temptation, but deliver us from evil, for thine is the kingdom and the glory and the power forever. Amen. Kinat nila yon. Tinanggal nila yung statement na yon. In which, kung isipin mong mabuti, yun ang pinaka-importante, mga kapatid, sa Lord's Prayer. Actually, hindi naman yun Lord's Prayer eh. Sila man lang naglagay ng title na Lord's Prayer. But actually, it's not Lord's Prayer. But it was his framework and instruction how to pray, mga kapatid. So, tandaan nating mabuti, wala pong maka-escape sa mata ng Diyos. Lahat nakikita, lahat ng pagsubok, lahat ng problema, nakikita, lahat ng spiritual attack. Galing man yan, mga kapatid, sa anumang hangin, mga kapatid, anumang mga trono, anumang mga kingdom yan, under yan lahat sa ating Panginoon. So, kung anak ka ng Panginoon, tandaan mo, sa Kanya ang kaharian, sa Kanya ang power, sa Kanya ang glory, Siya ang may control sa lahat ng bagay. Praise God. Kaya, huwag nating kaligtaan yan sa bawat prayer natin, kahit simple devotion na, Lord, lead me not into temptation, deliver me from evil. Tapos, dugtungan mo, for thine is the glory and the power and the kingdom forever and ever. Kasi, yun ang declaration dapat natin kasi tayo mga kabatid, mga children of the kingdom, ano, the redeemed people of God. Dapat i-declare natin yun sa ating bibig, for thine is the kingdom. Okay? Good evening, Sister Lilibit Mendoza, Jubir Bohol, Mama Biki. Good evening, Sister Liti. Thank you, Sister Liti, Telma Iglesias, Jima Dukusin. Good evening. So, umpisahan na natin mga kapatid. Praise God. Now, some young people, and even old members of the church, good evening Brother John, are greatly troubled when they are tempted. Hindi lang ang temptation kasi sa young people, kahit sa mga adults, but most likely, nandun ang nag-uumapoy na temptation sa mga young people. Good evening Sister Fanny. Welcome Sister Fanny. So, they think that they must be so wicked. Kasi mga kapatid, ang mali kasing konsepto natin minsan pa na pag tayo po ay palaging tinitempt ng kasalanan, last na yun, para bang iniisip natin na sobrang sama na natin, ano? Sometimes, we think that we must be so wicked. We must know that to be tempted is not sin. I repeat it again. Maraming tentasyon sa iyong buhay, hindi naman ibig sabihin na to be tempted is sin. It's not sin. But yielding to temptation is sin. Now, some say we cannot stop birds from flying over our heads, but we can stop them from nesting on our hair. Okay? Ang mga ibon, mga kapatid,
Hindi naman natin sila pwedeng pigilan, mga kapatid, na no, mag-stop sa itaas ng ating mga ulo. O ang ibig sabihin, lilipad sa ibabaw ng ating mga ulo. Hindi natin mapigilan ang mga ibon na maglilipad, lilipad yan sa ibabaw ng iyong ulo. Pero pwede mong i-stop ang ibon na mag-build ng nest sa iyong buhok, mga kapatid. Praise God. So kung hayaan mo ang ibon na mag-build ng kanyang nest sa iyong ulo, ayun, dahil pinabayaan mo, hindi mo ini-stop, mga kapatid. Ganon din ang temptation. Ang temptation, kahit pastor ka, kahit sino ka pang tao na nag-claim na ikaw ay napakabanal, nandyan, lumilipad-lipad lang ang temptation sa harap, sa tagiliran, sa likod, kahit saan ang temptation. Pero kung hayaan mong in temptation, mga kapatid, na praise God, mag-build siya, mga kapatid, ng kampo, mag-build siya ng barracks sa buhay mo, nakasalanan mo na talaga yon. Bakit mo siya pinatulan, bakit mo siya hinahayaan na magkampo sa buhay mo? So, we cannot stop evil thoughts from passing through our minds. I repeat it again. We cannot stop evil thoughts that will pass on our minds. May mga panahon, kahit nag-fasting ka, kahit naka-assign ka sa pulpit, may mga time, mga kapatid, na nag-preach ako sa likod ng pulpit na dadaan ng isang masamang isip, mga kapatid. Parang dadaan lang siya, mga kapatid. Praise God. So sabi dito, we cannot stop evil thoughts from passing through our minds, but we must stop, but we must not receive them or let them dwell in our mind. We can stop evil thoughts to pass through our minds by putting a guard to keep them away from our heads. Someone asked a little girl what she did when temptation comes. She replied, "Temptations are like Satan knocking at my heart. And when I see him knocking at the heart of my, at the door of my heart, I tell Jesus to open the door." Sabi ng isang batang babae na tinanong siya, praise God, na anong gagawin mo kung darating ang temptation? Sabi ng batang babae, ang temptation kasi ay parang si Satanas na kumakatok sa pintuan ng aking buhay. Kapag nakita ko siya na kumakatok na siya, utusan ko si Jesus na siya ang magbukas sa pintuan. Ang galing, mga kapatid, ano? Praise God. So, siyempre, takbo talaga ang diablo, mga kapatid, kung si Jesus ang magbukas sa pintuan. Pero kung masama yon, ay hindi talaga pwedeng buksan. Praise God. Para hindi makapasok, mga kapatid, at magkaroon ng chance ang kaaway, praise God, na pumasok sa ating buhay. So, punta tayo, mga kapatid. Alalahanin nyo, mga kapatid, na kung napansin ninyo na parang may kumakatok na temptation sa iyong buhay para ikaw ay magkasala, tawagin mo ang Panginoon, mga kapatid, kaagad. At kayong dalawang lapit sa pintuan, sabihin mo, no vacancy, mga kapatid. Praise God. So, ito po, mga kapatid, ang unang bahagi ng ating pagtatalakay, ng ating lesson ngayong gabi. Thank you. Praise God, Pastor JR, for sharing in the FB. Kung meron kayong mga FB platforms, pwede niyong i-share, mga kapatid, ang link. Praise God, para marami pong makakuha ng aral. Praise God. Thank you, Sister Citadel Alaba. Papa Iko, welcome sa ating live ngayong gabi. Meron po tayong 40 plus, mga kapatid, na kasama ngayong gabi. Alam ko ang iba, mga kapatid, ay may mga trabaho pa. Busy pa sa kusina, mga kapatid, lalo na ngayon, palapit na ang Chinese New Year, kuskus dito, kuskus doon, pero huwag kayong mag-alala, maraming lysi dyan, maraming red packets, mga kapatid. Okay, source of temptations. Atin pong pag-aralang mabuti ngayong gabi, alam ko, mga kapatid, na ang subject na ito, siguro nadaanan nyo na, narinig nyo na ang mga parts nito, mga kapatid, pero buuhin natin ngayong gabi, para meron po tayong magandang, praise God, pagkain spiritual. Welcome, Sister Feli Padilla. Welcome, praise God. At sa mga kapatiran dyan sa Macau. Ang una talaga, mga kapatid, kung pag-usapan po natin ang source ng temptation, saan magaling talaga ang temptation, Pastor? Gagawa tayo ng statement ngayong gabi na it is not of God. Unang-una, ang temptation hindi po galing sa Diyos.
Kasi minsan mga kapatid, para bang we jump into a conclusion na pag may mga pagsubok tayo, sinubukan talaga ako ng Panginoon, tinempt talaga ako ng Panginoon, pastor, grabe ang mga temptation na ito, bakit si God ay nangano, para bang inaakusahan natin ang Diyos na siya ang pasimuno, ang may pasimuno, siya ang dahilan kung bakit may temptation. Pero unang-una mga kapatid, it is not of God. Okay? Ang sabi ng James 1:3 mga kapatid, let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. Napakaliwanag po. Let no man say when he is tempted, I am tempted of God. Iwasan talaga natin yan. Nakasulat yan sa Bible. Pag sinabi natin na tinempt tayo ng Diyos, nagkasala na tayo ayon sa kanyang salita. Dahil ang katotohanan po, for God cannot be tempted with evil. Hindi mo pwedeng matukso ang Diyos na gagawa ng masama. Neither tempted he any man. At wala din sa kanyang puso, wala din sa kanyang pagnanais, wala din sa kanyang plano na itempt ang isang tao. Maliwanag yan. So, ngayong gabi, pag sinabi kong source of temptation, magbitaw na ako ng isang statement, it is not of God. Base sa sinabi ni James sa verse 1 to 13. Praise God. In this case, in the case of Job, mga kapatid, sa kaso ni Job, God gave Satan permission to tempt Job within certain restricted boundaries. So nakikita po natin sa kaso ni Job, ang Diyos nagbigay lang ng permission kay Satanas, pero meron siyang nakaset na mga limits and boundaries. Yan ang sinabi ng Job 1:12. And the Lord said unto Satan, behold, all he hath is in thy power. So, binigay ng Panginoon yung approval only upon himself. Put not forth thine hand. So, Satan went forth from the presence of the Lord. So, dito mga kapatid, sa unang pagkakataon, ang permission ng Diyos ay only upon himself. Put not forth thine hand. Ano ibig sabihin? Na gawin lahat ni Satanas ang kaya niyang gawin sa kanyang kapangyarihan sa buhay ni Job. Pero ang limit ng Diyos, huwag sa kanyang sarili. Ah? Huwag sa kanyang sariling buhay. Kaya nga, mapapansin natin sa unang arangkada ni Satanas sa buhay ni Job, mga hayop niya, ninakaw, mga alagad niya, namatay, mga anak niya, namatay. Yung mga karelasyon ni Job, yung mga ari-arian niya, hindi sarili niyang buhay. Kasi, yan kasi ang limit, mga kapatid. Yun ang limit na inilagay ng Diyos kay Satanas. Ulitin ko, kasi minsan may mga preacher, mga kapatid, na hindi nakabantay nito. Ano? May mga teacher na hindi nila ito nabantayan. Nung unang arangkada ni Satanas na bumaba siya sa lupa dahil nakakuha na siya ng permisyon ng Panginoon na, sige, tingnan mo, nasa yung kamay na. All he hath is in thy power. Lahat ng ari-arian niya, lahat ng nasa kanya ay nasa yung kapangyarihan. Pero, may only, only upon himself put not forth thine hand. So, maliwanag yun. So, sa unang attempt ni Satanas na talagang i-inflect or i-afflict si Job, hindi yun sa katawan niya, hindi sa buhay niya, kundi praise God. Kasi sinabihan siya ng Diyos, wag, sige, subukan mo si Job, pero wag sa kanyang sarili. Ha? Wag sa kanyang buhay, wag sa kanyang sarili. Yun po, mga kapatid. Pero nung pangalawang arangkada, bumalik siya doon sa langit si Lucifer. Kasi sabi na, tingnan mo, worship pa rin si Job sa akin. Sa pangalawa, mga kapatid, na pagkakataon, dito na po, ito na po sa chapter 2, verse 6. And the Lord said unto Satan, behold, he is in thine hand, but save his life. So walang karapatan si Satanas talaga na pumatay. Wala talaga, hindi siya binigyan ng Panginoon ng authority. Pwede niyang saktan ang katawan, pero huwag patayin. Kasi naubos na ang mga ari-arian niya. So dalawang beses sa istorya ng Job, praise God na umatake si Satanas.
to temptation. Pero ang pinapaliwanag po sa notes natin ngayong gabi na hindi talaga galing sa Diyos ang temptation. Humingi lang ng permiso si Satanas kung pwede ba niyang i-tempt si Job. Sabi ni ng Panginoon, sige. Praise God. Pero walang nagawa si Satanas, mga kapatid. So ang unang source, mga kapatid, ng temptation, hallelujah, ay si Satanas. Tingnan mo ang background, naka-block yan, mga kapatid. Siya talaga ang pasimuno sa temptation. Siya talaga ang tagatukso. Siya talaga ang utak ng lahat ng tukso, si Satanas. Praise God. At nag-umpisa ito, mga kapatid, praise God, sa New Testament ng isang larawan na si Jesus ang una talaga niyang tinukso. Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. Ang Espiritu pa nga ang nag-lead kay Jesus na dalhin siya doon sa ilang para i-tempt ni Satan. So, mga kapatid, gusto ko pong malaman ninyo at maintindihan natin ngayong gabi ang revelation sa verse na yan. Na hindi ibig sabihin na pag spirit-led ka, walang temptation. Mali po yun. Lahat ng mga spirit-led, praise God, meron talagang maraming temptation. Hindi ibig sabihin na yung tao na yan, spirit-led, kaya walang temptation. Tingnan mo lang ang chapter 4 verse 1. Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. Parang kung tingnan mo, mga kapatid, ang eksena, inihatid lang si Jesus. Hallelujah. Ang katawan niya, inihatid ng Espiritu doon sa ilang para tuksohin, subukin, mga kapatid, ng demonyo. So, una, ang source talaga is si Satanas. Okay? Yan talaga ang source. Good evening. Praise God kay GB Batuampo, Bans Kahulugan. Ang pangalawang source, mga kapatid, ng temptation is the flesh. Itong laman natin. Praise God. Ang laman po natin ang pangalawang source. Kung nakita nyo, mga kapatid, sa comment section na may mga Russian na mga character, ano, wag nyong i-click yan dahil virus yan, mga kapatid. Pwedeng pasukin ng inyong mga cellphone at alamin ang lahat ng inyong mga details. Kaya wag nyong pasukin yan. Huwag niyong i-click yan. Usually, mga kapatid, mga hindi magandang link ang nilalagay nila dyan, mga kapatid. So, never try to click that. So, the flesh, ang ating laman. Sinabi ng James 1:14, but every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Ito po, mga kapatid, ang clue. Bakit may temptation, Pastor? Dahil may source, unang-una, si Satanas at ang ating laman. Pero kailan ba talaga ang tao matukso? But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Pag tayo, mga kapatid, ay nahugot, mga kapatid ba? Kung sa Bisaya pa, nahulbota, nadala, nabitad na sa kaaway. Nabitad ta sa atong kaugalingong kailibgon. Okay? So, but every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Praise God. So, this is manifested in three specific forms. Ang enticement, mga kapatid, ay nahati po ito sa tatlo. At ito po ay palagi nating naririnig sa 1 John 2:16. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Praise God. So the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. So ang pangatlong source, mga kapatid, ng temptation, okay? Gusto kong, mga kapatid, i-memorize niyo ito. Ang pangatlong source ng temptation is evil associates. Kung meron kang mga kasakasama, mga kapatid, na mga masama na talaga, ang gumagawa ng masama, hindi takot gumawa ng masama, mga pasaway, pag ikaw po ay nakikisama sa kanila, doon ang temptation. Ikaw, hindi ka na umiinom ng alak, pero pag ang palagi mong kasama ay mga lasinggira, hindi mo maiwasan na may mga time na
Bigyan ka talaga nila, mga kapatid. One shot lang, mare. One shot lang, pare. Walang nakakita sa iyo, pare. O, ganun. Bakit ang temptation ay nandun? Because you associate with them. Yan ang sinabi, mga kapatid, na ni Solomon sa Proverbs 1:10. My son, if sinners entice thee, consent thou not. Kung ang mga makasalanan, alam mo, mga kapatid, na yun na po ang buhay nila, at kausapin ka nila nga, sama ka sa amin. Ay huwag kang pumayag. Ganun yun. Pag may mag-intay sa'yo na, oh, ngayong Sunday, punta tayo sa peak, punta tayo sa beach, punta tayo sa barbecue, eh alam mo naman yung mga kasama nila. Oh, magparis-paris yan doon, mga unbeliever yan, kahit may mga asawa, pero meron silang mga extramarital relationship. Bakit mo samahan yun? So sinabi mismo ni Solomon, my son, if sinners entice thee, consent thou not. Huwag kang pumayag. Huwag kang pumayag. No, kung ang palagi mong kinakasama, mga kapatid, ay mangungutang sa bangko, huwag kang sumama para hindi ka madamay, mga kapatid. No, ganun yun. My son, if sinners entice thee. So, makasalanan talaga. Parang unbeliever, mga kapatid. Kung ang mga unbeliever ang makiusap sa'yo, ay huwag kang pumayag. Sabi ng mga unbeliever, isang bisis lang ito sa Sunday. Marami, mayroon pang Sunday. O nga, paano kung Sabado ka lang, kukunin ka ng Panginoon? Yun ang punto dito na ito, si Solomon talaga, wisdom talaga yan. Kailangan natin ng wisdom kasi ang source ng temptation, una kay Satanas, ikalawa mga kapatid, ang ating laman, pero ang pangatlo, yung evil associates. Mga kapatid, siguro reminder lang po ito sa atin. Praise God, hindi lang po sa mga membro ng church, kahit sa aming mga pastor, mga kapatid. Praise God na kami minsan, mga pastor, ang tinatarget ng mga networkers. Sa Pilipinas, alam nyo, mga kapatid, yung mga investment scam, ang tinatarget nila, mga pastor. Bakit? Ang pastor kasi, eh siyempre, pag pastor ang nakuha nila, mga kapatid, ma-recruit, eh siyempre, may mga membro ang pastor. At kapag ang pastor ang nagsasalita, yung mga tao naniniwala, totoo to kasi pastor yan eh. Presbyterian. Oh, official yan. Yan ang mangyayari. Kaya maraming nabibiktima, mga kapatid, sa mga investment scam o ano pang mga masama, mga kapatid, na mga gawa dahil ang siyempre, ang kasama nila, mga masama na. So hindi mo maiwasan ang mga temptation na ganyan. Pastor, hindi na talaga ako sasama sa mga investment. O bakit sumama ka na naman? Kasi pastor, nadala kasi ako, pastor, kasi mga official na mga ugado. Kasi pag ang associate, mga kapatid, pag yan ang kasama mo, siyempre, respeto. Ah, respeto man lang yung sa akin, pastor. Oh, respeto nga, pero nawala ang 20 mil mo dahil sa respeto sa kanila. So, tama si Solomon. Tama talaga si Solomon. Praise God. Sabi ni Sir Milgen, kaya always pray our pastor para hindi matem. Totoo yan eh. Let us pray one another. Totoo yan, Pastor GR, ano? Praise God. Thank you, Sister Letty. Praise God. Upgraded to Apostle James Level. Praise God. Sister Alaba, thank you. Sa lahat ng mga members, mga kapatid, pwede kayong mag-upgrade para malaki-laki ang tulong nyo sa ating mga Bible school students. Praise God. So, ganun yun. Kasi parang networking yan eh. Praise God. So, ang sabi ni Solomon, para makaiwas tayo sa temptation talaga at hindi tayo madamay at madala at mabiktima, if sinners entice thee. Alam mo naman kung sino yung mga palaging, di ba? Bumibitad, kung sa Bisaya pa, nanghihila. Yan ang tamang word. Alam mo naman kung sino yung palaging nanghihila sa iyo eh. No, hindi bautismado. Pasaway. Oo, walang holiness. Alam na nila sana ang katotohanan, pero yun, bakit ka pa magpadala sa kanila? Meron na ngang sinabi, mga kapatid, ang wisdom of Solomon. My son, if sinners entice thee, consent thou not. So, kailan ka magkasala? Kung hindi ka marunong, umayaw. Kung sasama ka na lang sa flow. Kasi pastor, respeto, pastor, o yan, nakumpisa sa respeto hanggang sa nadala, hanggang sa nalasing. Praise God. Hanggang sa nadamay tuloy sa issue.
So, pwedeng maiwasan yun, pwedeng maiwasan. Ang temptation nandyan yan, pero wisdom, mga kapatid, ang kailangan. So, ulitin ko po, ang number three source, praise God, ng temptation is evil associates. Kaya, alamin mo, mga kapatid, kung sino yung mga kasama mo, mga kapatid. Marami pong pastor ang naka-join sa networking at inaakay mga members. They need prayers. Totoo yan, Sister Lanette Mati. Hindi naman natin sinasabing masama ang magnegosyo. Praise God, hindi naman sabihin natin dito sa ano na sabi na legit yan, pastor. Legit. Yun nga. Dahil official ang nagsabi na legit. Yung mga member na legit. Praise God. Yun naman, mga kapatid. Ano? Pero actually, kung palaliman mo, mga kapatid, sa aming mga pastor, kung palaliman mo talaga, bakit ka papapasok sa networking? Eh? Sinabi ng Panginoon, mag-focus ka, kaya kang buhayin ng Panginoon, kaya kang suplayan ng Panginoon, praise God. Magtrabaho ka na lang ng marangal siguro, mga kapatid, kaysa mga, praise God, ano, mga chichiburichi, mga kapatid, at hindi po, praise God, natin alam, praise God, na mga pasikot-sikot. Welcome, Sister Pasita Ariola. Good morning dyan sa Canada. Praise God. Kasama natin si One God Believer Ministry. Praise God. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ang wisdom talaga ay isa sa mga importante talaga na ano. So, hindi tayo mag-judge, mga kapatid, kasi kumbaga pera nila yan, buhay din nila yan. Pero ito ay paalala lang po sa atin, ano, sa bawat isa sa atin, para maging matibay po tayo sa Panginoon na hindi tayo makasama sa falling away, ba, sa apostasy in the last days. Pakinggan natin si Solomon. My son, if sinners entice thee, consent thou not. So punta tayo sa unahan, mga kapatid. Ano pa ang pang-apat, pastor, na source ng temptation? Baka magulat kayo, ha? Sige, humawak kayo sa mga poste dyan. Humawak kayo sa mga lamisa nyo. Baka magulat kayo kung saan ang pang-apat na source ng temptation. Ready, go! Christian friends. Ano, pastor? Ang pang-apat na source ng temptation ay nagmumula sa Christian friends. Praise God. Paano nangyari yan, pastor? Galing sa Christian friends? Praise God. Bakit pwede bang ang temptation ay nanggagaling lang sa Christian friends? Mga kapatid, sino sa inyo, mga kapatid, ang nagkaroon na ng testimony, experience na nagkasala katuloy because of Christian friends? Ang dahilan, Christian friends. Sige nga, mag-type kayo ng amen at sabihin niya, ako yon, praise God, na nakaranas ng ganun. Natukso ako because of Christian friends. Praise God. Okay, antayin ko kayo, mga kapatid. Antayin natin sa ano. Yay, delikado. Yay, delikado, Sister Miljen, ano? Yung sobrang tiwala mo sa ano, kasama sa church, dahil Christian nga, palaging nag-hallelujah, mag-speak in tongues paminsan sa altar, mga kapatid. At magwala pa minsan sa altar, ang dami pang nasasaktan, mga kapatid. Praise God. Yun pala ay emosyonal lang. Oh, praise God. At yun pa ang dahilan na ikaw po, mga kapatid, ay nahulog sa tukso, mga kapatid. It's because of Christian friends. Meron pong sabihin ko sa inyo, mga kapatid, na bersikulo na pagbulay-bulayan nating mabuti. Bakit ang Christian friends ay pwedeng source ng temptation? Welcome, Sister Krisa Bersamina. Praise God. Jean Ildefonso. Sino pa? Jeannie Candido. Welcome. Praise God. Salamat sa inyong mga comments, ano? Brother Jewel, Sister Lydia, Pili Padilla. Okay, let's go. Here we go. In Matthew chapter 16, verse 22 to 23, ito po ang isa sa mga sinabi ng ating Panginoon. Then Peter took him and began to rebuke him. Sarili niyang alagad, sarili niyang disipulo, ang siyang nag-rebuke kay Jesus. Ni-rebuke niya si Jesus. Sipin mo yan, mga kapatid. Bring it far from thee, Lord. This shall not be unto thee. Membro lang, inner core pa. Pero, praise God, lumingon ang Panginoon. But he turned and said unto Peter, get thee behind me, Satan. So si Satanas pa rin, mga kapatid, ang utak pala nitong sinabi na bibig ni Pedro. Get thee behind me, Satan, thou art an offense unto me, for thou savorest not the things that be of God, but those that be of men. Bakit ni-rebuke, praise God, ni Pedro si Jesus? Kung magtanim kag rebuke, makaani ka rin ng rebuke, ano? Sabi kasi ni Jesus na siya ay mamatay, siya ay patayin,
praise God, ng mga authorities sa Jerusalem. Sabi ni Pedro, be it far away from thee, Lord. Hindi sana mangyari yan sa iyo. Kasi hindi naintindihan ni Pedro, mga kapatid, na kung hindi mamatay si Jesus, eh walang kaligtasan ng buong mundo. Yan ang purpose ng Messiah. Praise God. So, ngayon, sabi Stephen, yun, dami mo nga kilala, Pastor. O nga, dami. Huwag na lang natin pangalanan. Dami na lang kilala. Kaya iwasan pag tayo kinakausap, mga kapatid, para gumawa ng mga hakbang na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. So, lumingon ang Panginoon kay Pedro. Pedro, hindi sinabi niya kay Pedro, get thee behind me, Satan. Ang address niya kay Pedro, Satanas. Kasi ang nasa isip na pumasok at nabigkas ni Pedro, galing mismo kay Satanas. Nakita ng Panginoon yun. Diyos nga siya, nasa laman eh. At sinabihan niya si Pedro, thou art an offense unto me. Sipin mo yan? Si Satanas yun, thou art an offense. Hindi si Pedro, si Satanas. Praise God. Siguro si Pedro na, mga kapatid, on the other side, Dublin na yun eh. Sabi ni Sir Elma Ventura, bad companionship corrupts good character. Totoo yan eh. For thou savorest not the things that be of God, but those that be of men. Maaring ang kapwa nating Kristiyano, yung mga kasamahan lang sa grupo, minsan yun pa yung inaasahan mo na future leader, kasi siya yung mabunganga, siya yung very bold, explosive. Yun ang minsan ginagamit ng kaaway, mga kapatid. Kung hindi tayo magbantay, minsan ma-down tayo, mga kapatid, pa-upset tayo, makonsimisyon tayo. Ang sinabi lang ng ating Panginoon, bakit nagiging offense si Pedro sa ministry ni Jesus sa puntong ito? May rason po. For thou savorest not the things that be of God, but those that be of men. Pag ang ating nilalasap, pag ang ating tinatarget, pag ang ating pinupukos ay mga bagay ng tao, dyan, praise God, mahuhulog talaga tayo sa temptation kahit galing pa sa ating mga kaibigan na mga Kristiyano sa loob lang ng church. Pero kung if we savor the things of God, yung mga bagay na espiritual, hindi tayo magiging offense sa will at desire ng Panginoon. Praise God. So the true measure of strength, if we are going to have a comparative analysis of the lives of Samson and Joseph, tingnan natin ha. Praise God. Kasi dito, mga kapatid, atin pong mga mapag-aralan sa susunod na topic, ang reasons of temptations. Mga rason bakit, mga kapatid, may tukso, ano, temptations, mga kapatid. Praise God. So meron po tayong 70 plus na nakikinig ngayong gabi. Kasama natin si Grace Molina Apat dyan sa Ampayon, Butuan City, Lanit Matthew, Yolanda Mamalangkas, Olive Dinong sa Thursday Group, Pasita Ariula sa Toronto, Canada, Elma Ventura sa Sunday Group. Praise God. At marami pang iba. At sa Japan, at si Pastor GR at Sister Leah Paman, mga kapatid. Jima Dukusin dyan sa Discovery Bay, Madel Shapno, welcome, welcome. So ngayon, mga kapatid, the true measure of strength. Let us have a comparative analysis of the lives of Samson and Joseph. Okay? Kilala niyo si Samson. Alam natin yung istorya ni Samson. Alam din natin ang istorya ni Joseph. At silang dalawa, mga kapatid, ay tinukso, mga kapatid, ng last babae. Babae talaga, mga kapatid, ang magiging weakest link ng lalaki. Kahit sa ministry, mga kapatid, ang pinaka-delikado talaga is last. Laman, mga kapatid, yung pita ng laman, desire ng laman. Kaya nga sabi ni Pablo, kayong mga lalaki, kailangan meron kayong asawang babae. Meron talaga kayong asawa. Ibig sabihin, para maiwasan ang temptation na yon, kailangan malapit kayo sa asawa. Pero ibang topic yun, mga kapatid, siguro pag-usapan natin yan susunod. Praise God. So si Samson versus Joseph. Si Samson ay pinili ng Diyos. Isang miracle child si Samson. Si Joseph ay isang anak din na pinili din ng Diyos at pinakitaan ng mga panaginip sa kanyang future.
si Samson, mga kapatid, ay ina-anoint ng Diyos na isa sa mga deliverer. Praise God, isa sa mga judges. Si Joseph din, mga kapatid, ay ganun din, mga kapatid, magiging prime minister siya in the future. Pero hindi nakita ni Joseph yun. So saan, mga kapatid, bakit naging matagumpay si Joseph, hindi siya nahulog, si Samson nahulog? Praise God. Specifically, si Samson malakas. Si Samson, mga kapatid, ay may taglay na lakas na hindi natural. Supernatural ang kanyang lakas dahil nga sa kanyang buhok. Hindi naputulan yung kanyang buhok. Si Joseph, mga kapatid, hindi siya malakas. Nahulog nga siya sa bang, hinulog ng mga kapatid eh. Nagiging bihag siya sa Egypt, bininta sa Egypt. Hindi siya malakas. Physically, hindi siya malakas. Pero merong kalakasan si Joseph, mga kapatid, na espiritual, nasa loob. Yung kaya niyang i-interpret, mga kapatid, ang isang panaginip. Yun ang isa sa mga strength ni Joseph. At ang pagtitiwala niya sa Diyos. At ang takot niya sa Diyos. Si Samson naman, sa kabilang bahagi, malakas siya. Meron siyang supernatural strength. Pero pagdating sa babae, mahina si Samson pagdating sa babae. Actually, sa buhay ni Samson, meron siyang tatlong babae. If you read the story of the judges in the life of Samson, meron siyang tatlong babae. Yung babae sa Timnath, yung isang prostitute, mga kapatid, at ang pang-last niyang babae, mga kapatid, ay si Delilah, mga kapatid, na siyang doon talaga siya bumigay. Thank you, Sister Carlota, sa super chat ngayong gabi. So, ang true measure of strength, nasaan ang true measure of strength? Ang true measure of strength is to run away from the vicinity of temptation. Si Samson, hindi kasi siya tumakbo, yumakap pa nga siya. Si Joseph, gusto sa pinakita ng asawa ni Potiphar, ang dapat niyang ipakita para ma-tempt si Joseph, tumakbo siya. So, ngayon, ang tanong, ganito po yung tanong. How can you measure the true measure of faith, measure of strength? Paano mo, sa isang Kristiyano, masubukan at masukat ang totoong lakas, praise God, hallelujah, ng spiritual mong kalakasan, kung ikaw po ay tatakbo at lalayo sa temptation. Lalayo. Ang totoong matapang at malakas yung lalayo sa vicinity ng temptation. Kasi mahina ka talaga pag hindi ka tumakbo. Mahina ka kung manatili ka doon sa vicinity ng temptation. So kung may mag-alok sa iyo, mga kapatid, nang alam mo na you cross the red line, yo, praise God, lumayo ka na. Totoo yan, Lydia Jewel, stay away from temptation. Kung alam mo, kung makatok ang temptation, alis ka na kagad. Alis ka talaga. Praise God. Minsan sa ating mga cellphone ngayon, lalo na sa mga lalaki, ano, bigla lang mag-pop up, mga kapatid, hindi mo naman kiniklik, bigla lang mag-pop up, mga kapatid, ang mga nude, mga ano pang mga malaswa, mga kapatid. So, kailangan alis, mga kapatid. Punta ka sa ibang, kung nag-surf ka, mga kapatid, yun po, alis ka talaga. Kasi kung manatili ka doon, may posibilidad na mahulog ka talaga. At mag-grind mo, mga kapatid, ang hindi mo dapat i-grind sa iyong isip at puso. Okay, punta na tayo, mga kapatid, sa reasons of temptation. Bakit may temptation, Pastor? Ang una talagang reason, mga kapatid, is as a test of our faith. As a test of our faith. Wala pong nag-aaral na walang pasulit. Wala pong nag-aaral, mga kapatid, na walang exam. May mga homeworks pa yan. May mga finals pa yan. Ano? Hindi ka rin pwedeng mangupya, mga kapatid, kasi iba-iba ang test natin eh. Kaya nga, mga kapatid, yung mga estudyante sa Bible school na nangungupya, hindi yung pwede. Wala kang makuhang knowledge, mga kapatid, pag palagi kang nangungupya. Pero pag nag-aral ka ng sarili, may makuha ka talagang knowledge. Ang test ng buhay ko, iba. Ang test ng buhay ng ibang pastor, aba, iba. Praise God. Sabi ni Sister Pani, block the pop-up. I-block mo, mga kapatid. I-close mo kaagad. So ngayon, ano ang reason? Ano ang mga reasons for temptations? A test of our faith. Ikaw faithful ka pa naman. Diba? May faith ka. Pastor, grabe. Lakas ng faith ko. May faith ako kay Jesus. So, kung may faith ka, kandidato ka sa temptation. Kandidato ka sa test of temptation. Bakit? It is a test of our faith. Okay? Praise God.
So katakutan, dapat bang katakutan ang temptation? Hindi. Hindi tayo dapat matakot sa temptation. Ang katakutan natin, kung hindi tayo makatakbo, makaalis kaagad sa temptation, doon ka dapat matakot. Praise God. Ang lahat ng temptations, lumilipad-lipad lang dyan eh. Nandyan lang ang mga temptations. Huwag tayong matakot sa temptations. Doon tayo matakot kung hindi tayo makagalaw kaagad, makareact kaagad at tumakbo palayo, mga kapatid. Yun ang nakakatakot. Praise God. So, ang sinabi mga kapatid ng James chapter 1, praise God, verse 2 and 3, "My brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations." See? Pag nasalubong mo ang lahat ng mga uri-uring temptasyon, count it all joy. Kasi baliktad kasi ang mga membro. Kasi, "Pastor, grabe talaga, Pastor. Kung kailan pa ako nabautismo, kung kailan pa ako, Pastor, na ano, bumili ng Biblia, nag-desire na mag-pray, Pastor. Grabe ang temptation talaga." Eh, para bang sad na sad? Para bang sa mukha pa lang, mga kapatid, para bang natatakot ka? Ano, ituloy mo pa ba ang pagka-Kristiyano mo? Dapat, mga kapatid, baliktad pala. Dapat maging masaya ka. So, baka sa susunod nating fellowship, mga kapatid, pagdating sa testimony, no? Ako yung napapasalamat, mga kapatid. Grabe ang temptation ko. 10 ang temptation ko kanina. Grabe, thank you, Lord. Praise God. So, lahat, mga kapatid, eh, natakbuhan ko lahat. Naiwan sila doon. Praise God. Naiwan ang temptation. Akala ko ang temptation, malakas tumakbo. Ako pala ang malakas tumakbo. Praise God. Kaya nasabi ng Bible, "My brethren, count it all joy." Dapat maging masaya ka. Bakit? Kasi ang temptation, it is a test of our faith. Pumasa ka pag nakatakbo ka. Oh, yun. Pag may temptation, tapos hindi mo tinanggap ang alok ng temptation, hindi ka nadala ni temptation, hindi ka nadamay sa temptation, aba, pasado ka. Praise God. Hindi ka na kailangang mag-retake, mga kapatid. Kaya yung iba, palaging retake, palaging hindi nakakapasa, kaya paulit-ulit yung temptation, mga kapatid, na dumating sa kanilang buhay dahil hindi sila pumasa. Eh, pag pumasa ka ng grade 1, alangan, babalik ka pa sa grade 1. Eh, pumunta ka na sa grade 2. Mag-level up ka. Pag nakapasa ka sa isang temptation, sa isang test, nag-level up ka na. Ang problema yung iba, hindi nag-level up. Praise God. Balik ng balik, mga kapatid, ng grade 1 dahil hindi sila pumasa. Ganun lang yung kasimple. Pero ang apostolic talaga, mga kapatid, na turo pagdating sa diverse, ha? Tingnan mo ang word, diverse temptation. Ano ibig sabihin ng diverse temptation, Pastor? Ang diverse temptation, isa itong old English meaning different types of temptations. Iba't ibang uri ng panunukso, iba't ibang uri ng temptations. Praise God. Pag dumating sa iyong buhay ang iba't ibang uri ng temptation, ibig sabihin, grabe talaga ang exam mo. Baka kumuha ka ng iba't ibang subjects, di ba? Pag pagsabay-sabayin mo ang 10 subject at saka sabay-sabay ang exam, nako, hindi ka makatulog, mga kapatid. Grabe ang pag-memorize mo sa enumeration, review ka sa matching type, matching multiple choice, true or false. Ganun yun, may essay, mga kapatid. Pero lahat yun mapagtagumpayan pag temptation ng pag-usapan. Praise God. Takbo talaga, yun lang talaga. Pag nakatakbo ka, pag nakaalis ka sa temptation, pasado. Pasado, mga kapatid. Mag-level up ka talaga. So, yun po ang sinabi ng Bible. Let us count it all joy. Dapat magpasalamat tayo sa mga tukso na dumating sa ating buhay. Sa mga temptations na tayo sana ay magkasala. Pero sa prayer at sa pagpigil ng ating sarili, mga kapatid, praise God, ay napagtagumpayan natin sa awa at habag ng Panginoon. Tayo po ay nanagumpay. Tayo po, mga kapatid, ay nagiging overcomer sa mga temptation na yon. Yun po. So, count it all joy pag dumating ang mga pagsubok. Tingnan natin, mga kapatid, ang verse 3. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. So, ang pananampalataya ay sinusubok. Ang pananampalataya ay merong final exam. Baka nasa first term ka pa, second term, midterm, praise God, o kaya finals. Tandaan natin, may mga pagsubok. Pag nag-aral ka ng college, mga kapatid, hindi lang isang beses ang exam. May mga proktor, may mga profesor na halos araw-araw magpabigay ng exam, maliban pa sa homework, maliban pa sa thesis,
meron pang mga exam, kailangan ipasa mo yun. No? Pero pag nalalaman mo yun na nakapasa sa, knowing this, that the trying of your faith worketh patience, yun ang sagot sa tanong, bakit may temptations? What are the reasons of temptations? So ano yung sagot natin? What are the reasons of temptation? Praise God. Reasons of temptation is as a test of our faith. Praise God. Ano pang sinabi ni 1 Peter chapter 1 verse 7? That the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, do it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Pag ikaw po ay nakapasa, anong obvious sign na ikaw ay nakapasa sa temptation? Lumayo ka. Tumakbo ka. Yun, mga kapatid. Hindi ibig sabihin na duwag ka. Sabi ba, kailangan pastor, lumaban tayo sa mga pagsubok. Kailangan manatili lang tayo. Kung nasaan ang pagsubok, nandun lang din tayo. Ah, hulog ka, kapatid. Pag may pagsubok, pag may temptation, alis. Takbo. Praise God. Luhod, mga kapatid. Ang pangalawang reason, mga kapatid, sa bakit reasons for temptation is as a test of our obedience. Ito po, mga kapatid, ano? As a test of our obedience. Hindi lang faith, test of our faith, but susubukin din ang ating pagsunod, ano? Kung susunod ba tayo o hindi, mga kapatid. Tingnan natin ang Genesis 22 verse 1. And it came to pass that after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham, and he said, behold, here I am. Ang salitang tempt doon, mga kapatid, is test. Hindi yung tempt na tinutukso para gumawa ng masama. Praise God. So, sinusubukan, mga kapatid, ng Diyos kung kaya ba niyang ialay, mga kapatid, ang ngayang pinakamamahal na anak, pumasa si Abraham, mga kapatid. Praise God. It was a test of obedience. Praise God. Ang ating pagbibigay ng ikapo, it's a test of obedience. Ang ating pagsunod sa outward standard is a test of obedience. Diba? Ang ating pagpasakop sa mga leader, it's a test of obedience. Praise God. Kahit ikaw, mga kapatid, ay may maraming alam, professional, tapos ang leader mo ay sa seniority, matagal lang siya, kaya nagiging leader mo at saka faithful sa church. Pero when it comes to knowledge, parang malayo pa siya sa knowledge ikumpara sa iyo. Pero willing ka pa rin magpasubmit sa leadership niya, mga kapatid. Yan, test of obedience yan. At ang final test of obedience talaga, salita ng Diyos, hindi salita ng pastor, hindi salita ng tao, but salita ng ating Panginoon. So, ito po, mga kapatid. Alam po natin, mga kapatid, ang ating nadaanan na. Ulitin ko po, mga kapatid, the source of temptation, hindi si God, si Satanas, ang source ng temptation, ang laman, evil associates, Christian friends. Yan ang mga source ng temptations. Tapos, ang true measure of strength is yung paglayo, yung pagtakbo talaga, pag-alis doon sa temptation. Reasons of temptations, ito na po yung nabanggit natin, test of faith, test of obedience. Ngayon, punta tayo doon, mga kapatid. Dahil nandyan talaga ang temptation, praise God, to test our faith and obedience, ito na po ang tanong, how to overcome temptations. Ang pagtakbo lang ba, mga kapatid? Paano kung walang matakbuhan, pastor? Na-corner ka, praise God. Okay? Paano natin ma-overcome ang temptations? Number one, mga kapatid, na sinabi po dito, is by God's faithful promises. We can overcome temptations by God's faithful promises. Praise God. Like last Saturday night po, pastor, may guy na nagbibigay sa akin ng pera kapalit ng phone number ko. Hindi ko po binigay yung number ko, pero yung pera nilagay sa pocket ng bag ko pang dinner daw. Ha! Mag-ingat ka, Sister Tintin. Pag pera na ang pag-usapan, praise God. Pag nakita mo yung tao na yon, lumayo ka. Praise God, kung napansin mo na dihado na ang sitwasyon mo o safety mo, pwede kang tumawag ng pulis. Praise God. Kasi pag ganyan, delikado yan, ano? Kung i-analyze ko yung nakasulat mo sa comment, praise God, mag-ingat ka talaga. Ipag-pray mo na hindi ka na makita sa taong yon. Kasi baka sinusundan ka at may intention, masamang intention yung tao, mga kapatid. Praise God. Okay? By God's faithful promises. May mga
pangako ang Panginoon, mga kapatid, na talagang mapagkatiwalaan mo talaga. Trustworthy talaga yung promises niya. Tingnan natin ang 1 Corinthians chapter 10, mga kapatid, yung text po natin kanina. There hath no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful. Palagi na natin itong nadaanan, pero maganda ang paalala, mga kapatid. God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that you are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. So may mga temptation, mga kapatid, na hindi ka na talaga makatakbo pala, kundi pasanin mo na lang talaga. You need to analyze that verse. In that verse, it doesn't say run, go away, deny, no. But you need to face it. Praise God. Pero ang Diyos, mga kapatid, ang magbigay ng open door, back door sa iyo, mga kapatid, that you can escape and you may be able to bear it. At sinabi niya, mga kapatid, sa Revelation 3:10, because thou hast kept the word of my patience, I will also keep thee from the hour of temptation. So, ito lang po ang technique pala. May technique pala, mga kapatid, para hindi tayo tuluyang mahulog, praise God, sa tinatawag na temptation, sa oras, ha? Oras, hindi araw ang pinag-usap, in the hour of temptation, sa moment ng temptation, para tayo hindi mahulog, makatayo pa rin tayo. Ang sikreto is to keep the word of God with patience. Because thou hast kept the word of my patience, I will also keep thee from the hour of temptation which shall come upon all the world to try them that dwell upon the earth. Lahat pala ng tao sa ibabaw ng mundo, praise God, Christian at hindi Christian, praise God, ay susubukin. Hindi natin alam itong pandemic, ito ay isang introduction na, mga kapatid, na lahat ng tao sa mundo ay susubukin. Praise God, hahamunin, mga kapatid, ng vaccine, hahamunin ng ano pa, mga kapatid, ng control. Praise God, pero sabihin ko sa iyo, mga kapatid, if we will just keep the word of God, sa oras ng temptation, mga kapatid, hindi tayo mahulog dahil nangako siya. Faithful ang kanyang mga promises. I will keep you in the hour of temptation. Praise God. Pwede mo bang saluin ang salita na yan? Itago, mga kapatid, sa iyong bag. Itago sa iyong puso. Okay? I will keep you in the hour of temptation. Praise God. Receive that word. Let's receive that word tonight. God will keep us in the hour of temptation. Praise God. So, yan ang una, mga kapatid, na how to overcome temptation. Praise God. How to overcome temptations. Hallelujah. By God's faithful promises. Pangalawa, mga kapatid, sinabi po dito is by using the word of God. By using the word of God. Palagi natin naririnig ito, mga kapatid, during Jesus' temptation. In Matthew chapter 4, Jesus quoted scriptures 3 times to counterattack the temptation of Satan. Since Jesus was severely tempted here on earth, He can help us in time of need. Dahil nadaanan, Brother Jewel, ni Jesus ang matinding pagsubok talaga sa buhay dito sa lupa, makakatulong siya sa atin. Bakit? May experience siya, at maliban sa may experience siya bilang tao, may kapangyarihan siya. At maliban na may kapangyarihan siya, siya ang ating tunay na Ama na nasa langit. Siya ang ating Misaya at tagapagligtas. So sabi ng Hebrews chapter 2 verse 18, praise God, for in that He Himself hath suffered being tempted. Talagang nag-suffer talaga ang Panginoon nung na-tempt siya. Nag-suffer siya eh. Sinulat ng Bible. Nag-suffer si Jesus. Mas matindi ang sufferings niya. For in that He Himself hath suffered being tempted, He is able to succor them that are tempted. In other words, tayong mga natukso rin, makatulong siya sa atin dahil nadaanan niya ito. Mas matindi yung sa kanya. Sobra pa sa signal na udet ang temptation na natanggap ni Jesus. So yung mga temptation natin, sa makaya lang natin, sabi ng 1 Corinthians chapter 10, praise God, at makatulong ang Panginoon sa atin. Praise God, sa mga panghinihina, sa mga karamdaman, makatulong talaga ang ating Panginoon. Bakit? Naranasan niya ito lahat, mga kapatid. Praise God. Ano ang sinabi ng Hebrews chapter 4 verse 15? For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet
without sin. Kung alam niyo bakit sabi ng Bible, alam niyo ba kung bakit madaling malapitan natin ang Diyos pagdating sa mga temptation? Dahil naging tao siya eh. Kanada, he can be touched with the feeling of our infirmity. Praise God. Ano, nasubukan niya mga kapatid, ano ang tao? Ano ang laman? Ano ang kapasidad ng laman? Nasubukan. Praise God. Hallelujah. Nung siya ay nagiging laman. Praise God. That's the mystery mga kapatid. Ang pangatlo mga kapatid na paraan is by looking unto Jesus. Looking unto Jesus. Praise God. According to Hebrews, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Praise God. Hallelujah. So, in my conclusion mga kapatid, praise God sa gabing ito, sa ating topic na in times like this, sa mga panahon na katulad nito na punong-puno ng mga pagsubok at mga tukso mga kapatid. Sinabi po dito, I once learned a lesson from a dog we had. My father used to put a bit of meat or biscuit on the floor near him and say, no, and the dog knew he must not touch it. But he never looked at the meat. He seemed to feel that if he did so, the temptation to disobey would be too great. So he looked steadily at my father's face. There is a lesson for all of us. Always look up to the master's face. Young people, people of the Lord, watch out for temptation. The more you see it, the better it looks. The more you see it, temptation, the more you see temptation, the better it looks. So like the story of a dog, pag ang aso, mga kapatid, ay nilagyan natin ng karne sa harap niya, praise God, pag sinabi natin, no, pag na-train ang aso, pag sinabing no, hindi talaga kakainin ang aso. Saan titingin ang aso? Titingin ang aso sa mukha ng may-ari. Kasi nag-antay siya kung mag-yes yung may-ari. Okay? Pag sinabi ng may-ari na no ang aso, hindi na niya tingnan ang meat, hindi niya tingnan ang pagkain, kung di tingnan niya ang mata at mukha ng may-ari para hindi siya matempt. Ganun din ang lesson. Pag may mga temptations at sinabi ng Bible, no, don't do this, look up to the face of Jesus. Look up to the presence of the Lord. So in times like this, hallelujah, let's look upon the face of the Lord. Let's look upon and let us wait upon the Lord. Ano ang signal ng Panginoon? Ano ang go signal niya? And they that wait upon the Lord shall renew their strength. Praise God. They shall mount up their wings like eagles. They shall run and not be weary. Praise God. They shall walk and not faint. Praise God. So habang natatay tayo sa ating Panginoon, praise God, magpalakasan tayo sa isa't isa. Praise God. Ilan ba tayo ngayong gabi mga kapatid? Yung iba nakatulog na yata. Praise God. Yung iba nagtrabaho. Yung iba mga kapatid. Meron po tayong 8 plus mga kapatid na nakikinig sa ating stream ngayong gabi. Thank you, Mr. Lanik Pakit, Jiren Liponso, Tintin Borbor, Mother Shapno, Pinky Pink Pasa, Sir Ann Bichayda, Balin Garcia, Pasita Ayula, Pastor Paman, Liti Bisana, Jima Dutusin, praise God, at marami pang iba, mga kapatid, Brother June, Micah Martinez Blanz, praise God, welcome, thank you so much, Grace Molina Apa, thank you, Elma Iglesias, Cora Briones, Rodelin Bergunio, hindi ko na mapangalanan lahat mga kapatid sa dami ninyo. Isa Bersamina, thank you so much. May the Lord will bless us all. At sa lahat ng mga nag-super chat, maraming salamat sa inyo. Sa lahat ng nag-join ng channel, praise God. Chat Rich, Shilian, hindi ko mapronounce ng mabuti. Brother Jewel and Lydia, praise God. Thank you. Keep safe, Brother Jewel. Fast recovery, the Lord will come upon you. Praise God. Bing Toledo, Jubir Bohol, Mama Biki, praise God. Thank you so much. Yes, Sister Jane, napakagandang topic ito eh. Praise God. Topic na ito, ang notes na ito mga kapatid, ay tinuro ito ni Pastor Lando Bahuno sa YNPS noong 2002 pa mga kapatid sa Usami City. Praise God.
So, maganda po mga kapatid ang inyong mga notes. Mag-keep kayo mga kapatid ng mga lessons. Review lang ng review. Praise God. So, yun lang po mga kapatid. God bless. Manalangin tayo. Lord God, maraming maraming salamat Panginoon sa gabing ito sa iyong mga salita na aming na-discuss, na-review, yung mga principles Panginoon. Lord, help us to savor the things that belongs to you, not the things that belongs to men. Hallelujah, that we will not become an offense. Hallelujah, thy will and purpose of your kingdom here on earth. Tulungan mo kami, Panginoon. Ikaw ang tunay naming Ama. Maniwala kami. We will trust your word. We will believe your promise. Salamat, Lord. Patawarin mo kami sa mga panahon na nahulog kami, nag-give up kami, nag-yield kami sa temptation. Linisin mo kami, Panginoon. Hallelujah. Ihanda mo kami kahit sa aming pagtulog ngayong gabi. Kung tutunog ang trompeta, Panginoon, walang isa sa amin ang malip behind. Kaming lahat, Panginoon, ay sasalubong sa alapaap. Praise God. Hallelujah. To meet you in the air. That's the hope of the church, Lord, your second return. Thank you so much. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Sister Catalina Bermas, for the comfort of your family, peace of God. Daghang salamat, Carmi Poligon. Long time na din I see you in the church. Praise God. So meron tayong gawain mga kapatid. Hati po ang ating service to have social distancing ngayong Sunday mga kapatid. God bless. At see you tomorrow sa ating Oracles of God. Sana suportaan ninyo palagi mga kapatid ang ating mga online lessons habang hindi pa kayo natulog at libre ang wifi mga kapatid. Praise God. Walang sawa ang iyong data dyan. Praise God. Blue Dilin Bitawang, Test Rabang, thank you. GB Batuampu, at sa lahat mga kapatid. Hallelujah. Hanggang sa muli. Praise God. Thank you, Sister Jessica Rodiros, sa iyong super chat ngayong gabi. Praise God. At sa lahat ng mga nag-aabot sa akin, praise God, at hindi nyo na pinadaan ni YouTube, mga kapatid. Maraming maraming salamat. With the grace of God, I am one of the recipients of the scholarship program for the Hong Kong School of the Bible for this term. So I would like to say thank you to all the viewers, followers, and subscribers of this channel. Let us continue to support and watch to spread the gospel, and let us continue to learn the Word of God. God bless everyone. Ang
Paalam sa Panginoon ang kahilingan mo at siya'y tutugon sa'yo. Kanyang nakikita ang iyong mga pagluha at siya'y tutulong sa'yo. Kasama mong lagi ang Panginoon, Imam, Diyos ay suma sa atin sa hirap. Siya ay kapiling natin, Imam, gabay ka sa lahat ng panahon. Ikaw ay purihin, ikaw ang Diyos namin, Immanuel, Immanuel. Kanyang nakikita ang iyong kahirapan at ikaw ay kanyang tanga. At kung ito ay di mo na kaya, ikaw ay kakalulu. Panginoon, Immanuel, Diyos ay suma sa atin sa hirap. Siya ay kapiling natin, Immanuel, gabay ka sa lahat ng panahon. Ikaw ay ikaw ang Diyos namin, Immanuel, 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 Immanuel. Diyos ay suma sa atin. Siya ay kapiling natin, Iman, gabay ka sa lahat ng panahon. Ikaw ay purihin, ikaw